para makagawa ka ng page, first punta ka muna sa Facebook mo, then i-click mo lang yung button sa upper right. Yan, so makikita mo, ibaba mo lang siya, then makikita mo dito create page. So, i-click mo lang yung create page. Ayan, then get started. Then yung name ng page natin is isi-synchronize natin or pare-parehas. Okay? So, ang name ng page natin is Maximum 88 Corporation by then kung ano yung full name mo. Okay? Kung ano yung full name mo, ilalagay mo after nung by. Then, in-next natin siya. Then, pag next natin, okay, so invalid yung full name. So, set tayo ng example, Juan de la Cruz. Then, in-next natin siya ngayon. Select category, pipiliin mo is product service. Okay? Product and service. In-next mo siya ngayon. Add website. So, skip lang to, skip. Then, add profile. So, sa profile picture naman, ang ilalagay mo lang dyan is yung logo ng Maximum 88 as of now. Yung logo muna ng Maximum 88 ng company natin. Pero, later part, kailangan magkaroon ka ng profile picture mo na magagamit na mas maganda yung formal ka. Tignan, kumbaga sa picture, parang nakatubay ito siya. Yun yung ilalagay mo. So, pero as of now, ang gawin mo muna ng profile picture is yung logo ng Maximum 88. Isisend ko na lang sa'yo yung picture ng Maximum 88 pag gagawa ka na ng page. Okay? So, wait lang, hanapin lang natin. So, ito siya. Okay? So, yan yung magiging profile picture. Okay, so in-next natin ngayon. Yung cover photo naman is yung maraming tao sa event natin. So, hanapin lang natin siya. Pero ito, isi-send ko sa iyo mismo yung picture na to. Medyo madami lang ako nasa gallery, kaya inahanap ko pa siya ngayon. Pero PM mo lang ako kapag gagawa ka naman ng page, isi-send ko na lang sa iyo para magkaroon ka ng copy ng cover photo at profile picture mo. So, tingnan lang natin. Ito siya. So, ito yung magiging cover photo mo. Okay? So, yan yung magiging cover photo mo. So, okay na siya. Then, pag okay na, ayan, visit my page. So, ganyan lang kasimple yung pagka-gawa ng page. So, meron ka ng page. So, ang purpose nitong page is dito ka magpo-post ng mga updates or lahat ng kailangan natin sa training natin. Okay? Or lahat ng kailangan natin sa business natin like product testimony, product sold, or mga proof of payment. So, lahat ng business, lahat about update sa business natin, dyan mo ipo-post. Imbis na personal Facebook mo gamitin, dito lang sa Facebook page mo gamitin yung mga details about sa company, huwag muna sa Facebook mismo, sarili mo, okay? Then, kapag nakagawa ka na ng page, punta ka dito sa upper right na button, yung tatlong tuldok. Okay, so, punta ka lang sa may edit settings, then may makikita ka dyan na page roles. Yung page roles, i-click mo lang siya, okay? Ayan, yung nasa baba ng notification. Pagka-click mo ng page roles, okay? Ang gagawin mo lang is mag-a-add person to page ka. So, kung ikaw friend kita, okay, ang gagawin mo, add person to page, tapos itatype mo dito yung password mo. Okay, for example, yan. Okay, so, enter the name of a friend. So, i-enter mo lang yung name ng friend mo na i-add to person to page. Okay, so for example, gawa tayo ng, ayan, kunyari si Patricia. Ang gagawin mo siyang admin. Okay, admin dun sa page.
So, pag sa'yo, gagawin mo yung sa pangalan ko. Pangalan ko yung ilalagay mo dun sa add person to page. Tapos, gagawin mo kung admin ng page mo. Malinaw ba yun? Kasi, kung ba't mo kailangan gawin yon para pag nag-avail ka ng Rambo OMS or yung automated system natin, okay? So, hindi mo na kailangan i-set up yon. Kami na bahala mag-set up nung Facebook page mo para ma-apply natin yung automated system natin. Okay ba yun? And yun lang yung paggawa ng page. I hope you learn something from this. Okay? Thank you!